What's up guys? Ako pala sa Renex Malangkay at ang aga kong gumising kasi pupunta kami ng SM Seaside. Sobrang umaga pa dito guys kasi 3 AM pa. Pero laban lang tayo guys kasi minsan lang kasi tayo nakakagala. Lalong lalo na sa mga mall. Medyo malayo pa kasi kami sa mall guys, mga 4 to 5 hours papabiyahe doon. Bumaba kami saglit guys kasi maraming naihi. Medyo may araw na siya pero ang lakas din ng ulan. So ito na nga guys, nakasakay na kami ulit. Mga ilang sandali lang at ito na nga, nakababa na rin kami. Pero di kami mismo nakababa sa SM kasi may hinatid pa kami sa airport. Yung friend ng ati SM ko. So ito na nga guys, nandito na kami sa airport. Wala pa siyang masyadong tao kasi medyo maaga pa. Umupo muna kami saglit kasi wala pa yung mga in charge. Siyempre nag-uusap din konti. Punta pala tong friend ni ati SM guys sa Bataan. Sinamahan na rin namin sa tindahan ng mga pasalubong kasi bibili daw siya ng pasalubong para sa kanyang pamilya. Habang namimili sila sa mga pasalubong, pumunta muna ako sa saglit sa CR kasi ihi na ako. Pagkatapos ko magpalabas ng ihi ko at yun, bumalik na rin ako sa kanila. Punta ko doon ay wala na pala sila at buti na nga lang nakita ko pa silang naglalakad. At yun, nahati na namin yung friends ni Ate SM at bumalik na kami sa sasakyan. Yung isa naming kasama ay yun, nagsusuka na. Mabuti na lang hindi ako nakasuka. Romantic na ako nakasuka kasi hindi ako sanay sa ganitong biyahe. Lalong lalo na kung yung sasakyan ay van or bus. Pero mabuti na lang kasi nalabanan ko. Pareho kasi kaming mga dagatunon. Nakalimutan naming uminom ng bunamin. Dito pala kami dumaan sa isa sa pinakamataas na tulay sa Pilipinas, ang Cordova Bridge. Dito mo lang siya matatagpuan sa Cebu. Batay sa aking pag-research, yung Cordova Bridge ay may 8.9 kilometers. Tinayo ito sa panahon ni President Rodrigo Duterte. Sinimulan ito ng March 2, 2017 hanggang natapos ng 2022 at pinuksan ito sa buwan ng April 2022. At ang bridge na ito ay nakakonekta sa South Route Properties in Cebu City in mainland Cebu at Cordova on Mactan Island. Ano daw? Basahin nyo na lang yun sa Google. Bahala kayo dyan. So ito na nga guys, malapit na tayo sa SM. At yun, nakapasok na tayo sa loob ng SM. Dito na kami sa loob ng SM. Kaso hindi pa kami nakapasok ng mall kasi mag-open sila ng 10 AM. At yung oras pa namin ay nasa 8:30 pa. So maghihintay pa kami ng ilang oras bago kami makapasok. Dahil sa taas ng oras yung paghihintay namin. At ito na nga. Na 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 chu chu na 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 na. So yun na nga guys, sumayaw na lang ako at inulit ko pa kasi hindi ko pa yun na perfect yung step. Pero kaso parang nahihiya na ako kasi marami na yung nanonood. Pero ilang sandali lang guys, na-open na yung mall. Ito na nga, nakapasok na kami sa mall. Para talaga akong bata na sobrang amazed sa mall. Minsan lang talaga kasi ako nakakapasok na mall kaya ganito lang talaga yung reaction ko. Kaya ako sa inyo, hayaan nyo na lang ako. Totoo talaga yan guys kasi maliban sa malayo kami sa mall at wala din kaming pera pang mall. Ngayon lang talaga to guys kasi may isa kaming pamilya na galing sa labas. Isang OFW namin na pamilya. Isa lang kasi ito nakaka-uwi kaya yun. Nala niya kami sa mall. Kasi mismo siya alam niya talaga na minsan lang talaga kami makakapunta ng mall. Ito na nga guys, naglilibot na kami sa mall para humanap kami na makakain na namin. Ito yung napili namin guys kasi lutong bahay lang. Yun na nga guys, nag-o-order na kami sa aming mga pagkain at ulam. Medyo mahal talaga to kasi nasa loob ng mall. At yun, tapos na kami mag-order at tinilagay na namin dito sa lamesa. At yung nakuha na namin lahat ng mga order, eh syempre kumain na rin kami. Kaso nga lang guys, di ko na video yung habang kumakain kami kasi nagugutom na talaga ako. Video ko lang yung tapos na kaming kumain. Hayaan yun na, bawi na lang tayo next slide. Mga guys, tapos na kaming kumain at dito napunta ako sa napakagandang view. Ngayon ko lang to nakita sa isang mall. Grabe talaga yung SM Seaside, no, ang lawak. Maliban sa malawak din guys, malaki din yung mall. Grabe talaga guys, no, ang galing ng gumawa nito. Pagkatapos namin kumain guys at ito na nga, naglilibot na kami sa mga bibilhin namin. At dito na kami napunta sa mga sapatosan. Sobrang ganda ng mga sapatos guys, kaso yung presyo nakakawalang gana. Yung nagbibideo talaga ako guys, may nakikita akong salamin at yun, binideo ko na yung sarili ko. Mama na rin yung maganda kong pinsan. Yung nakapili na sila guys at yun, sumakay na naman kami ulit sa escalator. Ay nako. Ang hirap mag voice over. Pero laban lang tayo kasi ginusto naman natin to. At yun na nga, pumunta naman kami sa ibang brand. At yun, namimili naman sila ulit at ako nakabidyo lang. Gusto ko sanang bumili pero nasasayangan talaga ako sa pera ko. Gusto ko na lang cash. Sana all. At yun, tapos naman silang bumili, sumakay na naman kami ulit sa escalator. At pumunta kami dito sa Realme kasi bibili kami ng silpong bago. At yun na nga, may silpong display at yun, chinake ko yung camera kung okay ba. Mabuti nga lang kasi maganda
maganda talaga yung kamera. Maliban sa maganda yung kamera, di rin ito madaling malubat. Kaya talaga, ito yung napili namin. Yun na nga guys, pumunta din ako sa mga sasakyan kasi bibili ako ng dalawa kong sasakyan. Char! Dalawa yung napili ko guys, yung isang puti at isang red. Pero di yan totoo guys, baka sabihin mo naman na marami akong pera at maghihiram ka. Hay, sana all na lang talaga. Pangarap ko lang talaga yan guys, pero malay natin, baka soon makukuha din natin yan. Ito na nga guys, pumunta na din kami sa Aquafla kasi usong-uso talaga to at marami din itong bumibili, pinipilahan nga ng maraming tao. Ito yung ginagamit kung gusto mo ma-maintain yung temperature ng kape mo o tubig. So ito na guys, tapos na kaming nakabili at lumipat na kami sa iba. Dito naman kami napunta sa Croc. Ito guys ay gamit para sa paa. Para siyang sinilas guys sa sapatos, iwan ko ba kung paano to siya i-describe. Pero lagi ko to itong nakikita sa mga student nurse at sa mga licensed nurse. Maganda kasi ito gamitin kasi parang safe yung paa mo. Tapos na silang namili at yun, lumabas na rin kami. Pasok na rin sila sa iba guys at ito na naman ako. So ito na nga guys, sumasayaw na naman ako ulit. So ito na nga, sumayaw ako. Kaso hindi ko ma-memorize yung step kaya paulit-ulit na lang ako. Pero sa wakas, nakuha ko din. Tapos kung sumayaw guys, parang napagod ako kaya bumili kami ng ice cream. Ibang ice cream talaga to kasi sobrang sarap. Sarap talaga to kasi ikaw ba naman 110 yung price. Katapos namin kumain ng ice cream at nabili na namin lahat at ito na nga, nagkagulo kami lahat. Kasi may isa kaming gamit na nawawala. Ito na nga siya, umiyak yung pinsan ko kasi sa kanya yung nawala. Wala kaming choice kundi balikan namin yung lahat ng pinuntahan namin. Pero buti na nga lang kasi nakita pa namin. Ito na nga siya guys, naging okay na. At yun, bumili na kami ng donut. Habang sila'y bumili ng donut, ay pumunta ako dito. First Visayas Bonsai Competition. Sabi, sobrang ganda ng mga bonsai. First time ko lang ito makikita sa buhay ko. Kaya sobrang amiss talaga ako. Dito mo makikita ang ibang klaseng-klaseng bonsai. Kung ako talaga yung judge dito, mahihirapan talaga ako kung sino yung papanalunin ko. Kasi puro sila lahat magaganda. Pero buti na lang, hindi ako judge dito. Hala. Kaya hindi ako ma-stress. At yun na nga guys, nabili na namin lahat at dito na naman kami sa kainan. Bumili na naman kami ng ibang klase mga pagkain. Kasi nagugutom na kami. So ito na nga guys, tapos na kaming kumain at aalis na kami sa mall. Ito na nga, tapos na kaming kumain at aalis na kami. Ilang minuto lang paglalakad namin guys, nandito na kami sa labas. Sobrang napapagod talaga ako sa kakalakad. Okay lang, masaya naman kami. Paglabas namin guys, madilim na. 4 to 5 hours na naman guys, pauwi sa amin. Ito na ako magtatapos guys. Yun lang po guys, follow for more. Bye bye.